Now, game na to mga brother. Adlin, paano nga ako, no? Game na to mga brother, ha? Now, we are on our draft pick, mga brother. Nasa blue side natin. First pick, ang IMBA Zambales. Second pick naman dito, ang King Langkit sa Gapo. So, tignan natin. I expect na naman another high IQ gameplay on the side of Team IMBA Zambales. What I want to see is a counter sa bawat ginagawa dito ng team. Na sa lahat ng ginagawa dito ng IMBA Zambales from King Langkit sa Gapo. So I want to see a change kasi nagkaharap na sila once, na 2-0 sila, so they should know the capabilities and the strong points of IMBA Zambales. So yan, dapat na pag-aralan nila yan. So expect something from them also up, na kailangan they have something up their sleeves, mga brothers. So ito, we have bans PNK, they have banned Claude on the side of King Langkit sa Gapo. Ling is still open. Kaja, Kari, Kufra, Atlas. Atlas nga, by the way, Atlas, Hisoka. As far as I know, lahat, sa lahat, bawat laro ng IMBA Zambales, lahat ng Fatal Links coming from Hisoka ay pasok. So, plus, yun ang, so, makita natin na comfort pick niya yung Atlas. Plus, I'm sure malakas mag-tank talaga si Hisoka, mga brother. Dahil ito nga ang team nila, Brent, is all-star daw to ng Gapo. So makikita mo, dun pala, pag sinabi mo ng all-star ng Gapo, kontrolado nila yung area na yon, mga brother. So ito, kalaban din nila to, taga Gapo, mga brother. I'm sure, alam nila yung capabilities at ang lakas ng team na binuo na to. So ayan, mga brother, we have Ban, Kaja, Ban, Yuzong. Tingnan natin ang prior pick. We still have the Atlas, the Kufra, and Esmeralda is always Esmeralda by Supremo, ha? Yan, sinasabi ko. This is another 1-2-2 setup. May Bruno na naman tayong open, mga brother. Bruno, Granger, si Brent gumagamit niyan. Siya lang, siyang 1-2-2, siya ang MM natin dyan. Si siya ng support, Hisoka ang tank, tapos si Dre ang offlaner. So, ayan. Relax na lang ako, mga brother. Dahil, inunanan nila. So, inunanan nila si Dre using the Tams. So, they went for the... This is a 1-3-1 na naman setup coming from a King Langkit sa Gapo. So, we still have tank, ha? They could go for the Atlas now. And one support. They could go for or another offlaner. So, they went for the X-Borg. Pwede rin itong support, mga brother. Still have the Atlas and the Kufra. So, tignan natin. So, they will go for the Kufra. Pwede na lang i-pick dito ang Atlas, ha, mga brother, ha, by King Langkit sa Gapo. Kasi pwedeng iban yan. Dahil crowd control, Fatal Links is deadly, mga brother, sa Clash. Lalo na pag nahuli ka, tapos ka talaga, mga brother. Unless you have Purify. Pero dahil nga na-nerf a Purify, 90 seconds ng cooldown, you can mauhuli mo yon with proper timing. Mauhuli mo ang may Purify na naka-cooldown. So yan, pwede nila i-pick yan. Still have supports, ha. We still have Louie, Farsa, open pa. Valier is also open. Yan na, si Valier. And I'm sure si Max ang gagamit dito ng Valier. So far sa mga nagiging laban nila, si Max ang gagamit ng Valier dito, mga brother. Now, they could ban a core para kay Brent or a support. Depende. Kasi 1-2-2 lang talaga ang ginagawang setup dito ng team IMBA Zambales. Wala nang iba. Yun lang. 1-2-2 all the way. Hanggang napunta sila dito sa finals. Hindi sila nagwa 1-3-1. Wala nang arte. Wala nang lahat ng pick nila may dahilan. Lahat ng pick nila importante. So tingnan natin anong ipapanel dito. Pwede Kimi. Pwede ipanel lang Kimi dito ng Kimi. Tapos mag-hilo sila. Diba? Dito sa side ng King Langkit sa Gapo. Pwede yun, mga brother. We still have Lance naman. Pero I doubt na you'll go for Lance at this point. Lalo na merong Kufra. We still have Harit. Pero yun nga lang, may Kufra din. Plus the Esmeralda is a good counter. So they bundling, mga brother. Ayaw na nila ibigay brother Kisi yun. Ayan ang sinasabi ko. Hylos has been picked. Will be picked, mga brother. Hylos. Pero ito, pwede Kimi, ha? Pwede Kimi. Ayan na, Kimi. So that's the Kimi Hylos Valier setup from the side of Team King Langkit sa Gapo. Now, Brent, we still have Granger is good against Kimi. Pwede yan. Eto, Hellcurt pala. Meron palang Hellcurt, no? Hellcurt
Plus sa Farsa, yan ang sinasabi, magandang support yan Farsa natin. Then, ilalakin na rin dito ata ang ating Hellcurt. So, Hellcurt is good, mga brother, against Akimi. Ang masama kasi dito, mga brother, 1-2-2-2 eh, versus a 1-3-1. Kapag napatay ito, he will go back to Bruno, mga brother. Okay, he will go back to Bruno, mga brother. So, wala na masyadong threat para kay Kimi. Positioning na lang ang importante since meron kasing threat coming from the feathered airstrike sa Farsa natin. Kailangan magandang positioning niya. Plus, pwedeng pumasok dito biglaan ang ating Esmeralda. So, ayan ang sinasabi ko na Hylos, Valir. Pwede naman Grak, pero mas maganda sustain ng Hylos yun. Plus, the Glorious Pathway. Maganda yung brother, pang Mamba out din. So, okay yan mga brother. Goods to. 1-2-2 setup versus a 1-3-1 setup ng King ng Cute sa Gapo. Tingnan natin ano ba talaga ang mangyayari. And nakahanda ba talaga dito ang King ng Cute sa Gapo sa lakas na meron ang IMBA Zambales dahil never pa sila natalo. Tingnan natin kung mababago nila ang sitwasyon at ang ikot at ang ihip ng hangin dito. Now let me introduce to you both teams. So we have on the blue side, my brother, Team IMBA Zambales with Sean on the Farsa, Dre using the X-Borg, Hizuka with the Kufra, Vrent for the Bruno, Supremo again for the Esmeralda. On the red side, my brother, we have our team King Lang Cute sa Gapo. We have Kisi with the Valir, Kurt for the Joehead, Max for the Hylos, Liam for the Thamus, and the King QT Forever with the Kimi. So yan, my brother. I expect na naman a good rotation coming from IMBA Zambales dahil they have executed all their plans perfectly, almost perfectly, mga brother, sa bawat game nila. Kaya nga wala silang talo eh. 'Di ba? Di pa sila natatalo, mga brother. Now, we will move and go to the land of LOL, mga brother. So ito mga brother, since 1-2-2, take lang sila ng mga buff. Ito, matatagalan lang sa side ni Gamey. Ay hindi, mabilis nito kasi may smart missiles from Kurt. Pero huwag na sana mag-check bush dito si brother Day dahil delikado yan. Pero may flicker yan ha. May flicker yan mga brother. Yung nga lang, titira pa yung talaga armor niya, survive pa. So dito, tama objective lang both teams. Blue is being taken mga brother. But Supremo securing the blue, mga brother, with this red tree. Brent taking the red buff. Semi passive farming lang for both teams since pare sila nag-objective pa. And King QT Forever taking the blue. KC just trying to poke with his first kill sa side ng IMBA Zambales. Pero ito si brother Kurt being aggressive against brother Dre. Wala pa naman si Dre na flicker. Nawala na mga brother to. KC is being aggressive against Team IMBA Zambales. Maganda yung ginagawa niya. So we have your Shandel, medyo delikado. Mamba out na lang din, makakatakas pa. Tingnan natin si brother Brent. Slide lang din mga brother, hindi rin siya matatake. Nagiging maingat sila. Maganda yung ginagawa dito ng team King ng Cute sa Gapo. They are being very aggressive on the mid and bottom lane. Whereas naiwan na lang sa top lane dito, 1v1 na lang yon. So we have here Falling Star Moon. Pero ang ganda na Searing Torrent doon. Pero na ang ganda naman doon ng bouncing ball coming from Hisuka na deny ang flicker out doon sana ni brother Kisi. Good game. Well played doon ha. Ang ganda ng ginawa. Pero to si brother Kurt, makukuha ba? Natanggal na ang Piraga Armor. Dre, nararamdaman ang sakit ni brother King QT Forever with the Kimi, mga brother. Nice one. Pero to si brother Liam, delikado ang posisyon. Hisuka, ang ganda ng pasok. Another bouncing ball. Kill na naman Brent. Ay, nakatakas ba ka? Sa kakaiwas si brother Hisuka na huwag niya makuha yung kill at kay Brent mabigay. Naka-flicker out pa doon si brother Liam. Liam din, ginamit niya na ang opportunity na makatakas. Hindi niya na pinagbigyan. Ito si brother Sean boxing out. Pero ito si brother Hisuka mamamatay at ito. Flicker out na lang mga brother. Hindi na nag-bouncing ball. Pero si secure ito mga brother. Ipit na ipit. Ang ganda. Poke in, poke out mga brother. Move in, move out. Pero sa top lane, may exchange mga brother. Si brother Casey down. Max is down also. Hisuka down. So we have a 2-for-1 trade for both teams. So far mga brother, okay naman. We have a just 400 gold lead on the side of Team IMBA Zambales. Check natin ang mga items ha. Teka lang. So for the items mga brother, wala pa naman. Beast Killer dito plus magic shoes for Esmeralda. There's a Kimi dito mga brother, naka ano na
tawag dito, Raptor Machete. So, meron siyang physical damage, pero may since sa jungle emblem naman to, mabilis to mag-take ng mga turret and ng mga objective. Pero to, maganda yung ginagawa nila. Inuunahan nila sa mga objective dito ang team Imba Zambales. Ngayon, mukhang alam nila ang gagawin. Alam na nila ang blueprint kung paano matatalo to. Pero Hisoka, itong pinamaganda, Hisoka is always, pero ito 1v1 with the Great One, Dre, popping his last insanity just to get out. Pero ito, Dre, poking out the Johid, mga brother, para lang makaalis. Makakaalis siya doon, mga brother. First objective will come to the side. Oh, pero hindi, mga brother, nasa top lane. Pinasok pa nga ni Brother Kurt. Mamamatay siya. Hindi. Ito, kailangan niya na mag-TP out, mga brother, dahil papunta na ang ating Esmeralda Supremo. Mapapatay niya ba? Clutch! Hindi! Clutch! Star, falling star moon, mga brother. Pero ito si Liam, aggressive against Brent. Pero may backup siya coming from Kisi. Then we have King Cutie Forever on the back lane, mga brother. Take down ang ating si Brother Brent. Brent down, mga brother, with the Bruno. And nakapambawat naman si Brother Sean. So casualty, medyo na-minimize. Pero yung core is yung core natin ay namatay. Ang problem nga lang is with the 1-2-2 setup. Pero ito si Brother Day, nawala ng kanyang pinaga armor. Pero makasurvive pa nga, mga brother. Hindi na kubra ang damage doon na meron ang racket. Pero ito, in exchange, turret na lang ang nati-take sa bottom lane. Pero Supremo, trying to equalize the objectives, mga brother. Kurt now will just do the ejector dito para, pero pasok din si Isuka plus Rolling Star Moon. Patay yata si Brother Kurt together with Kisi dito. Searing Torrent, na-stun pa si Brother Isuka pero maka-flicker up. Pero sa mid lane, objective after objective, ang ganda ng ginagawa. Pero maganda rin ang ginawa ng ating ni Brother Shan dahil na feathered airstrike lang against the minions just to clear the wave, mga brother, and prevent Kimi destroying the mid lane. So maganda yan, mga brother. Then nasa bottom lane, aggressive again. Kahit namatay si Brother Brent, they just need the objective. Makikita mo, mga brother, ito ang importante. Namatay man ako, may nakukuha naman tayo objective in return. So maganda pa rin ang pinapakita kahit medyo namatay ang cordon. Pero si Hisoka, hindi, mambaut na lang ang bouncing ball niya dahil alam niya may threat pa rin coming from Kisi. May searing torrent pa yan, sayang din. Pero ito, si Brother Kurt, hindi, ang ganda naman doon na ating flame shot, mga brother. Pero ito, in exchange naman, kukunin na nila as soon as possible ang second objective, ang second turtle dito, mga brother. Tingnan natin, matcha-challenge pa to. Pero may retry dito si Brother Supremo. Mambaut na lang si Hisoka. Pero may retry to, ha. Na-take pa nga, ang ganda doon ng racket, mga brother. Pero direkado si Brother Kisi. Ang ginapasok ni Brother si Dre patay by Kurt, mga brother. Si Mac nasa gitna ng labanan. Pero down ng ating Esmeralda. Hisoka delikado, mga brother. Patay ang ating Hisoka. Pero si Sean, pinatay niya ang ating tank. Si, which is Max, mga brother. Pero stand doon si Liam. Putik na ang mamatay. Ang ganda doon, mga brother. Pero ito, tingnan natin, King Cutie Forever, tama nga na, objective na lang, hindi na kailangan maghabol. Too much chase will kill you. Alam niya yon, mga brother. Okay na yon. 1-for-2 trade lamang sa clash na yon. Sa nangyaring clash na yon, ang team King Langkit sa Gapo, pumapalag na sila. Nagkamali lang kami nung unang harap natin, pero ngayon, alam na namin ang blueprint, paano kayo talunin. 1-2-2 pa nga versus the 1-3-3. Ay, 1-3-1, 1-3-3, ang putang ina. Pero sa top lane, my brother Liam just doing his job. Doing a great job, maintaining the lane para at the same time hindi sila makompleto sa mga gank dahil may laging kailangan mo bumakap doon sa lanes na may nagpo-push. Pero ito, Glorious Pathway being popped up, pero hindi na lang si Brother Max. Alam niya, delikado siya, masyadong malalim. Pero ito, Feathered Airstrike, masyadong masakit, mga brother. Brother Kisi, poking out, pero ito, naka-flicker out, mga brother. Nag-miss ang ating racket, pero yung pokes coming from Brother King, Cutie Forever, is sobrang masakit. Ito na, Supremo, medyo delikado, mga brother. Glowing one na yan, masyado rin masakit ang normal, ang kanyang damage, magic damage. So, nararamdaman na dito, medyo nahihirapan na ang team Imba Zambales. Tatagal to, wala nang short game para sa Imba Zambales, mga brother. Hindi na, sinisecure na yan ng team King Langkit sa Gapo. So, ang ganda ng box out dito ng ating Nikisia with the Valir. So far, tingnan natin ang item glowing one na, papunta ng Ice Queen one dito, ang ating Kimi. Then we have here kay Max going for the Curse Helmet. Then si Brother Supremo meron na siyang site. Pero ito, dito objective type. Objective lang ang objective, mga brother. Ang layo ng may retry. Hisoka lang ang nandito. Trying to set up. Pero ito, makuha pa nga ang ganda ng mga racket. Ito, mga brother. Pero ito, mambaut na lang. Then flicker out dito si Brother Hisoka. Hindi makuha ng ang ganda kasi hindi makuha masyado ng pick off dito si Brother Hisoka. Lagi siya na ba-block. Lagi siya na check ng King Langkit sa Gapo with Casey
being the utility hero dito mga brother. Ang ganda na check bush lang with the first skill pero Hisoka ang layo niya mga brother. Matitig ba itong objective on the top lane? Pero sa bot lane, makita nyo si Brother Kurt, masama ang balak dito. Brent, medyo delikado. Tingnan na, pag nag-isang mali, wrong move dito mga brother, wala na. Patay siya doon. Pero ito, papunta na, backing up the bottom lane. Taga-check lang Feathered Airstrike being popped out. Pero hindi, si Brother siya, nararamdaman niya to. Pero nakakuha pa nga ng Cyclone Eye, makasurvive ba? Hindi, sinipa palayo. Pero si Brother Max, boxing out the brushes, wala na. Wala makakalapit sa aming funnel mga brother. Ito, Kurt, in the middle lane, nasa bottom lane open pa. Medyo malalim dito ang ating si Brother Supremo, pero hindi, in advance clear na rin ni Brother Liam, nasa mid lane na lahat mga brother, nasa bottom lane na si Brother Brent. Brent is trying to farm mga brother as much as possible, hindi na ito mababasag dahil wala na rin minion wave. Ang ganda ng ang nagkataon lang talaga na maganda dito, pero papasok pa si Brother Hisoka, hindi na mga brother. Maganda ang setup dito ng ating Farsa dahil ang bilis maklear ng minion wave, kaya nape-prevent mag-push ng basa-basa dito. Kasi papahingin si ulti mga brother, tingnan natin, mapupush na ba ang mid lane? Brent, ang sakit, nararamdaman ang pokes coming from Valir. Now, tingnan natin ha, papasok ba dito Hisoka? Wala pang ginagawang setup. Pero maganda ang ginagawa dito ni Brother Supremo, just going on the off lanes mga brother, and farming, para kasi alam niya nahihirapan na siya, medyo nahihirapan na siya pumasok against the Kimi. So he needs item. And with that mga brother, pero ito si Liam, ang ganda rin naman ang ginawa, kasi nga opposite na nga lane na pinush ni Supremo, speed na push niya naman ang turret. So open na dito, map control wise, lamang na dito ang King Langkit sa Gapo. Pera, lamang ng 5k dito, 5k gold lead ang ating King Langkit sa Gapo mga brother. Now nandito sila sa turtle. I know mga brother, they are just baiting, pero ito pumasok bila si Brother Kurt. Kurt taking down our Farsa mga brother, pero ito si Brother Brent pre-hitting on the backlist, pero hindi, low HP na siya, delikado na ito mga brother, ang sakit, napatay siya ni Valir, pero ito si Brother Hisoka 1v1 dito sa ating Kimi mga brother. Down ang ating export mga brother, na iwan na lang si Brother Hisoka, nasa top lane pa ang ating Esmeralda, patay, down dito si Brother Hisoka, down ang apat mga brother, ang natitira na lang si Brother Supremo with the red 3 mga brother. So kaya nitong pasukan, kaso nga lang wala siyang blue buff. That is the problem. Binax out na to. King Langkit sa Gapo is doing something great, mga brother. So, yung mga nagda-downplay sa team ng King Langkit sa Gapo, eto na. Mali ata na pustahan nyo, mga brother. Mali ata ang bet game nyo. Dahil, eto, nagpapakitang gilas na kung paano ang tamang rotation, kung paano ang tamang dapat namin ginawa. Noong una pa lang, pero nararamdaman na ang glowing one coming from Kimi. Tingnan natin, tatama ba ang racket, mga brother? Hindi na nga. Muntik pa yun, ha? Muntik pa yon kung bumababa na maaga yung ibon na yung mga brother, patay siya doon. Pero ito, kinokontrol na nila on, they should control the mid lane, mid and bot lane mga brother. And they just need to open the base of Team Imba Zambales. Now, tingnan nyo si Kimi, meron ng Holy Crystal mga brother going for, and I don't know, ano to? Pag mo sabi, may glowing one na siya eh. Ano yan? Feather of Heaven? Eto, Hisoka going in mga brother. Brother Kisi with his searing torrent mga brother. Pero ito, sa backlane, si mga brother, si Brother Liam, so aggressive mga brother. Pero hindi, alam nila, objective lang tayo. Meron pang open ng bottom lane ha. Pupunta lang doon si Brother Kurt, I guess. Tingnan natin na mga brother ha. Ang sakit. Ang sakit ng racket doon. Coming from King Cutie Forever, ramdam ni Brother Brent. Eto, ang sinasabi ko, maganda ang feather airstrike for defense mga brother, pero hindi, na-take pa rin ang top lane, pero mid lane delikado rin. Tingnan natin sino ma-de-desk dito. Hindi, matatake na ang Lord Hisoka, planning something out, pero hindi niya na itutuloy, delikado, masyado makunat si Brother Max in the mid lane, Max in the front lines mga brother, grabe niya, saluhin niya. Pero Dre popping his ulti just to clear the minion wave. Eto na, feathered airstrike giving time para kay Brent to farm. Ayan na mga brother, nasa delikadong sitwasyon na ang ating Imba Zambales. Mukhang babaguhin nila ang history mga brother. Babaguhin nila na ang tawag na all-star. Pero ito, ejector coming from Johit. Ang ganda ng bala doon. Glorious pathway being popped out mga brother. Papasok ito, King Cutie Forever, masyadong maabante. Pero sa bottom lane, alam nila, objective na lang tayo mga brother. Pero si Liam, salo-salo, ito na yung feathered airstrike. Ang sakit! Ang ganda ng last insanity doon. Pero sa back race, patay naman with Kurt. And Brent, nararamdaman niya, hindi, ang sakit. Nakasurvive pa rin doon si Brother Brent. Pero grabe, nakita nyo ang damage potential na meron. At damage capability na meron ng ating Johit. No, kahit na fighter yan mga brother, kaya niya i-take. So one combo lang ang meron, ang kailangan para matake ang Farsa. The problem was mga brother is Farsa defending the lane, ang sakit kasi nga
The feathered airstrike, solid mga brother. So, mabilis siya mag-clear ng wave. Tapos, safe pa yung position niya. Yun nga lang, ang ganda ng flicker into ni brother Kurt, taking him down. So, ito, makita mo naman, naka-necklace na Max. Medyo delikado. In-SS na rin ni Kupra, hindi niya na patatagalin. Kailangan may glorious pathway ba? Pero hindi, backup ni brother Casey. First kill lang, hindi nalala itutuloy ito. Naka-deadly blade na ito, ah. Si ano, ah. So, lahat sila. Necklace of Durance. So, anti-heal ito mga ito. Anti-regen. Anti-esmeralda mga brother. Hindi na nila bibigyan ng chance si SC Supremo na lumakas at mag-spam ng shield habang nagka-clash dahil delikado yun. Plus, meron pa tayong glowing one dito kay Kim. So, mahihirapan sila dito mga brother for sure. Tingnan pa rin natin yung item ha. Tingnan natin si brother Kurt ha. Nasa delikado position ha. Pumasok doon. Pero ito, ayan ang sinasabi ko. Brother Kurt, dead mga brother. Ang ganda ng prediction doon ni brother Hisoka. Patay doon. Down ang ating joint. Pero ito, Brent, feeling the pain from King Duty Forever mga brother. Ah, hindi. Ayun pala. Nagda-doubt ako eh. So, meron tayo ng ano. Anong wand to? Genius wand. Genius wand pala. Hindi ko na naisip. Pero ito, Hisoka going in again. Bouncing ball just to get out. Pero ito, sinasabi sa yung feathered airstrike. Masakit. Coming from Parsa plus the flame shot. Ramdam na ramdam. Nasa likod. Ang ganda lang abang doon. Coming from Supremo mga brother. Magdanakaw, nagalawan. Eto, Supremo, spamming shield. Liam, walang magagawa dyan. Kahit meron kong anti-heal na item. Supremo on the back lanes. Very superior. Pinapakita niya. Bakit Supremo ang pangalan niya? Supreme one yan, mga brother. So now, they are trying to take the upper hand. Binabawi nila yung nawala sa kanila, mga brother. Pinahirapan nyo kami. Ang ganda lang ang falling star doon, mga brother. Eto pa. Pasok pa pero flicker out si Brother Casey. Nasa likod doon, nasa backline naman si Brother Max. Max trying to annoy and trying to divert the attention. Pero alam nila, Brother Kurt on the backline going for Brent. Mga brother, tingnan natin kung ano magagawa. Pero papatayin niya ang ating Farsa, mga brother. Makapambaw ito. Farsa down, mga brother. Brent down, mga brother. Sino makakuha ng Lord? Mga brother, wala pa. Sino nakakuha ng Lord? Hindi ko nakita pero ito, naiwan na lang si Brother Supremo. Supremo down, Hisoka. And then Dre is the only hero left. Pero itutulak na lang nila to mga brother. Dahil alam nila, kaya nila to. Tank and fighter lang ang natitira. 1v2 na to mga brother. Liam, bakit na? Pero hindi, nakuha pala ng blue side ang Lord mga brother. Last insanity, just to kill the Valir mga brother. Ito, tower lock na ba to? Down ang ating, down si Hisoka mga brother. Patay din ata si brother Dre. Tingnan natin, hero lock na to, tower lock na to mga brother. Di na kailangan yung Lord. Game 1 will go to King Langkut sa Gapo, mga brother. What a turnaround, mga brother. Hindi na i-expect ng lahat yun. All they were expecting was Team IMBA ZAMBALES to win. But hindi, mga brother. Hindi papayag ang King Langkut sa Gapo. Dahil alam nila, meron nandyan, kasama nila si King. Nakute lang sa Gapo, mga brother. Grabe. 1-0. And then, King Langkut sa Gapo takes Game 1. Holy shit, man. Wow.